Ngayon, gusto kong ipakita naman yung pagpasok ng online delivery na pagkain, Ginang Bautista, contrary to what you have just mentioned a few minutes ago. Talamak pa rin. Kinontra ni Senator Tolentino ang tauha ni General Katapang na si Angelina Bautista. Ayon kasi sa kanyang pahayag sa Senado ay wala ng kontrabando na nakakapasok sa loob ng bilibid. Pero laking gulat ni Senator Tolentino, pwede na palang umorder online through GCash at ipapadala sa loob. Meron ding nadiskubre si Senator Tolentino na ang inorder ay hopya, pero nung dumating, ang laman ay droga pala. Ayan, ito yung mga online delivery, ano? Hopya dapat ito. Ayan, pag binuksan yung imbitin, ayan, kasi online na nga eh, GCash. Tingnan natin kung anong klaseng hopya ang laman ito. Ayan, oops. Ayun, maputing hopya. Ayun, isang blocking hopya. Meron ding nagkakarga ng beer, pero ang nakakagulat, kay bantag na naman nila, isinisi. Ito ho, yan, nakikita nyo, nagkakarga Mr. ng beer. Mr. Chair, klaruhin natin, oh. Kaninong abistas yun? Huwag mo sabihin nakaraan, kasi nakaraan ako hindi, dito eh. Hindi po sa iyo, sir. Yung kaninong abistas yun? Pinalitan po ni Sir Katapang po. Si Bantag? Opo. So, panahon ni Bantag, may mga beer dito? Opo. Sigurado ka? Miss Abihar, salamat. Opo, sir. Okay, thank you. Ito yung sinasabi ko eh. Shabu? Shabu yun. Ito yung sinasabi ko, dahil sa yung online activities natin, yung GCash, eh, madaling nakakapasok ngayon. Bakit, tama po yung tanong ni Senator De La Rosa, bakit hindi ito nakakapkap? Samantalang sa inyong operating manual, eh, allowed kayong magbukas. Hindi ko na siguro babasahin kung anong section ng inyong operating manual, Part 3, Chapter 5, Bureau of Corrections, Manual of Operations, Packages, lawfully sent, can be open. Ganon din po yung censorship ng mail ng mga pinadala. So, bakit po ito nakakalusot? Bakit po ito nakapasok? So, yan po siguro yung sa mga, meron pa tayong susunod na hearing, bakit ito na nakalusot na, kasi kinukonnect ko na yung dalinong online transaction, iDalaw, GCash, kaya gusto ko makaharap yung Molly, kung nasaan siya, nasaan na si Molly na parating na raw. So, marami pa tayo, my dear colleagues, na gustong buksan dito, kanina. Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair. In line with that, Mr. Chair, may I interject? Sir, yung may tinanggal ka daw na 700 dito na gwardiya, saan mo dinala, sir? Mr. Chair, pinara-retraining ko po sila. Natapos na po yung first batch na 250. Ibinabalik ko po ngayon. And sana naman, sabi ko, nag-retraining kayo. Yung natutunan nyo kay Professor Narag na training at education, magamit nyo na. Pero yung 700 na tinanggal mo, sir, may pinalit ka? Opo, Mr. Chair, may pinalit ako. Around 700 din? Kaya nagkakaroon ng ganito because of shortage of manpower to man this post na ganon? Yes, Mr. Chair, kasi gusto rin namin, dahil ako naman umiikot din sa Bucor, wala pong ganyang kwarto dito sa Bucor na ganyan ang pagkapintura. Tapos hindi naka-uniform yung PDL. So, kulang talaga ako, Mr. Chair. Patuloy lang natin. Meron pang isa eh. Karugtong pala yun eh. Patuloy lang natin. Ayan. Ito rin, dalawang pakete naman ito na pumasok. Fragile din. Ayan. So, yan, sigurado ako, Mr. Chair. Kung hindi yan sa main buildings, kubol yan. Ngayon, magandang sahig, oh. kung dito yan, ha? Kung dito yan sa loob, di ba, sir? Nasa kubol yan sa labas. Kung may ganyan yan dito, pero I don't know. You can continue with your answer, General Katapang. In answer to the query of Senator De La Rosa, yung pinalitan ko po yung 700 ng bago,
galing nagkumuha rin ako sa kolonya para makatulong dito sa MVP. And then of course, nag-retraining ako ng 250. Yun naman po, na yung mga, kasi hindi naman po lahat yung 700 na involved sa may mga kaso. Yung ilan-ilan lang po doon. Pero ganun pa man, pinatraining ko sila. Yung 350 graduate this last week ato, 2 weeks ago, sila na po ngayon ang nakaupo. Na dati pa rin mga tiga MVP. Na nga, maasa ko na hindi na nila ito tolerate yung mga pagpasok ng contraband o whatever irregularities na pwede nilang gawin sa loob. Thank you, sir. Thank you. Mr. Chair. Wala po si Molly Abihar. Siguro to continue and to ask again, Mrs. Bautista. Sabi mo kanina, civil service eligible ka. Yes, Mr. Chair. Yes. Pero sa records na hawak ko, meron noong circular si Justice Secretary Maynard Gibara na sinasabi niya na hindi ka qualified. Kaya hindi ka natuloy noon. Totoo 'yon, 'di? Mr. Chair, nakatanggap ng letter galing sa dating Justice Secretary na si a certain Angie Bautista cannot be a consultant, contractual, because she is non-career, cannot be designated to a position exercising control or supervision over regular and career employees. May isulat na gano'n dumating? Wala po akong na-receive, sir. Kasi po, nag-perform po ako ng duty ko from September po ng 2019 hanggang March 2020. May appointment po ako from civil service. Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung saan po galing yan. Hindi, kasi po wala po ako nare-receive na ganyan. So, nag-umpisa po ako sa service 1994. Eligible na po ako. During the next hearing, we'll try to produce the letter coming from former Justice Secretary Maynardo Gibara. Yes, Mr. Chair. Yes. Just would like to confirm kung totoo ba yun na eligible ka o hindi. Civil service. Civil service eligible po ako, sir. Kasi 1994 pa po ako. Ano eligibility? Professional, sir, po. Professional. Your Honor. Opo. Thank you, thank you. So, walang naging communications ang office ni former Justice Secretary Gibara? When it comes to eligibility po yan, Mr. Chair, wala po akong nare-receive na ganyan. Kasi nakapag-resign po ako nung May 15, 2020. Nung panahon po ni General Bantag. Nakapag-resign ka May 15, 2020, but 2029, yung appointment mo was Administrative Officer 5 of Iwahig. Tama? September 2019 po yan. November 11, 2019. 19 po. Yes, na-appoint Iwahig po akong Administrative Officer po ng, yung plantilya po nasa Iwahig, pero naka-DS po kay General Bantag. And then after 1 year, less than 1 year po, Mr. Chairman. So we have documents all in support of my statements made a while ago. So wala pa si Molly Abihar? Sinusundo na. Oh, sinusundo na raw si Miss Abihar. So have to travel back to the Senate. Ganito po yung mangyayari. After Miss Abihar, and there will be another hearing, after Miss Abihar, the committee decided in consultation with my colleagues here present to visit the PX, thereafter the Mesol, and the last stop will be the septic tank. In that order. Pagdating ni Ms. Abihar, kaso mo wala pa siya. Parang mahina kayo kumain. Ha? Anong oras kaya darating? Yes, Mr. Chair. Ito ha, kaya itatanong namin sa inyo dahil meron din nagpipid sa amin ng info.
It's up for you to answer these allegations. Pinabalik daw ni Bautista ang mga kubol, tilapia yung babae, at incan, beer, na pinagbabawal. Yung kubol, mayroon akong natanggap na text na ikaw rin daw, involved ka daw sa pagbibinta ng construction material sa loob. Can you confirm or deny this? Your Honor, para maklaro, hindi po. Para maklaro tayo. With regards po sa kubol, as a BJMP officer po, ang kubol po kasi, yan po yung lengguahe po ng mga PDL, correct me if I'm wrong po sa mga PDL, yan po yung bahay nila. Nung dumating po kami rito, ako rin po kasi yung nag-imbestiga dun kay Villamor. May kubol po talaga. Existing na po yung mga sinasabi nilang kubol kasi bahay po nila ito. So, hindi na po namin siya pwedeng gibain kasi wala na po silang tutulugan. Ang ginawa po namin, yan pong kasi sinasabing kubol, sir, bahay yan. Nagkakaroon lang po ng pagkakamali kasi kung ang nakatira dun sa bahay, nag-iisa, yun po yung tinatawag na VIP. So, ang ginawa po namin, pinalagyan po namin ng marami pong PDL yung mga sinasabi po na bahay nila. Pero ang kubol po is bahay. Pati po yung mga nasa labas na sako-sako, kubol pa rin po yun, sir. Yes, matagal yan. You don't need to lecture us on that. Matagal lang, well settled na yan. Yung kubol, bahay nila yan. At yan ay nangyayari at tinolerate natin. When I say tinolerate natin, kayo, pati ako noon, tinolerate ko dahil kawawa yung PDL, wala matulugan. Sinabi kasi nung una, panahon ni Dilima, pag sinabi mong kubol, yung parang hotel standard na buhay, ingrandi ang buhay nila. Yan yung panahon ni Dilima, nakikita natin kubol. Pero ngayon, yung kubol na naiwan dyan, hindi lang isang tao, maraming tao dyan na nakatira dahil nga, the government cannot afford them with the right facility. Wala silang shelter, wala matulugan. So, hindi natin ginigiba. Kayo, ginigiba ba ninyo? Your Honor, hindi po pwede nga po. Kaya nga, kung gibain mo yan, kawawa yung mga tao niya, wala matulugan, kaya hinayaan natin sila. Kaya nga, ang issue lang dito, tinatanong ko, at may natanggap akong information, is that yung pagbibinta ng mga construction materials daw sa loob at the price na times 5 daw yung presyo at ina-attribute nila sa'yo. Alam mo, I'm not accusing you. I'm just sending you the message for you to react para in open venue ma-repute mo yung mga allegation na yan. So, sino ngayon ang nagbibinta ng construction materials sa loob? You know, Your Honor, yung pong construction materials, total nandito po yung ibang commander. Yung pong construction material, sir, nire-request po nila yan sa camp commander. Tapos po, ire-recommend po ni camp commander po sa akin for approval. Ngayon po, Your Honor, being the NBP superintendent, hands-on po kasi ako sa loob. Nakita ko po marami pong matatandang namamatay. Dahil po siksikan na po sila. Nababasa po sila ng ulan. So, kailangan po naming i-approve yung construction materials na supposed to be po talaga. Kami po sa Bucor ang magpo-provide ng construction materials. Ang ginagawa po ng mga PDL natin, humahanap po sila ng sponsor para po makapag-produce po sila ng construction materials. Direkta na lang tayo, you are not involved in the construction business inside. Hindi you, po, you sir. Supply, construction supply sa loob, wala ka? Wala po akong kinalaman po sa pagsusupply po ng construction materials. Ako lang po yung nag-approve po ng request po nila. So that's it. Thank you. Kayo, saan kayo kumukuha ng construction supplies? Pag nagpapagawa kayo ng mga bahay-bahay dyan sa loob? Ay, napapabili po kami sa mga pamilya namin sa labas po, sir. Nagre-request lang po kami kay ma'am po para ipapasok po. Papasok? Po po. Pero ang nagbibili, tagalabas? Tagalabas po. Pero totoo yan na may binibintang construction supply sa loob? Oh, wala po, sir. Napapapasok po kami. Pinapapasok lang? Opo. Sigurado ka? Opo, sir. Thank you. That's why, Ms. Bautista, I am pointing this out. Kasi, alam natin mga PDL yan eh. Hindi yan naging kriminal. Kukunti lang mayaman na kriminal dyan. Kukunti lang ang konbiktado na kakulong dyan na mayaman.
karamihan yan, bakit sila naging kriminal? Dahil sa kahirapan. Tapos ngayon, may mga allegation na nininegosyo pa sila ng times 5 yung presyo ng construction materials na supposed to be, that has to be provided by the government, not by themselves. Tapos ngayon, tayo pa na nasa Bucor, tayo pang dagdag pahirap sa kanila. That I cannot accept, ha? Kung totoo yan, kaya nga tinatanong kita. At ito pa, yung tungkol naman dyan sa GCAS, sana wala ka ring connection doon, ha? Whether may tinatanggap ka o wala doon sa income ni, sino? Abihar. I'm just being frank and honest to you. Makonsensya tayo kapag ganun. Yung mga tao na yan, hirap na hirap yan sa pamilya nila, maghingi ng pera, makapadala ng 100, 200, 300. Pagdating dito, kukomisyonan pa natin. What does that make of us? Tayo na sa gobyerno. We are here to help them, not to crucify them. Kawawa naman yung mga tao na yan. Mr. Chairman, nandito niya si... Yeah, thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. You are Ms. Molly Abihar? Yes, po, Your Honor. Manunong baka, pakitayo po at pakitaas ang iyong kanang kamay. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Yes, Your Honor. Mr. Chairman, it's that. Salamat, Ms. Abihar. Saan ka pagaling? Sa maximum? Sa minimum? Saan galing? Medium? Sa bahay po. Sa bahay. Saan po ang bahay niyo? Inabala ka namin. Nanonood ka ata ng noontime show. Sa Dasma, Cavite po. Ah, Cavite ka pa? Malayo yung pinanggalingan mo. Pero ikaw ang in charge sa lumalabas dito. Ikaw, lapit-lapit mo na yung mic. Wag kang nervousin. Kababayan kita. Ikaw ang in charge sa GCAS operations. Yes, Your Honor. Ganun katagal na? Nag-start po ako ng third week ng January po. Ay, ito lang? Yes po, Your Honor. 2023? Yes po, Your Honor. Tapos, ang sabi, di umano daw, alam ko naman, hanap buhay yan. Dati raw, 10% yung pinapatong. Ngayon, 3%? Tama ba? Yes po, Your Honor. Sa pang-araw-araw na GCAS transactions, magkano ang volume nito? Wala pong definite, Your Honor. Iba-iba po. Meron pong... Pinakamataas? Maabot po ng 300,000. 300,000 sa isang araw? Sa isang araw po. Pinakamababa? Minsan po 50,000 to 70,000. Yung weekend, mas mataas? Weekend, hindi. Sabado, Linggo? Wala po, Your Honor. Yun po yung pinakakonti po na nagpapadala. So, ibig sabihin, kahit wala ka sa dito sa compound, pwede sa bahay, ikaw ang nag-oversee ng GCAS. Yes, Your Honor. Yung mga pamilya po nila yung nagpapadala sa akin na tumatawag so, po. Lahat nitong mga commander, lahat ng mga, siguro karamihan ng PDL, alam yung cellphone mo? Yes, number. Your Honor. Meron po akong gamit na GCAS po for yung numbers po. Isang number lang yon. Apat po, Your Honor. So, no, sorry po, Your Honor. Lima po. Lima. I'm sure registered naman niya. Kasi yes po, Your Honor. Nagagawa lang namin ng batas, yung SIM card law. Sa transaksyon na ito, kasama ba si Ms. Angie Bautista? Anong role niya? No, Your Honor. Ikaw lang? Yes po, Your Honor. Ikaw lang ang... Paano ka napasok dito? Una po, PDL din po ako dati, okay. Your Honor. So, alam ko po yung... Nakasabay mo si Robin? Senator Robin? Okay, wala. Sa correctional siya. Sa ko nga sa Mandaluyong. Oo. So, PDL ka rin. Si Ms. Angie Bautista ay na-assign din sa correctional. Yes, Your Honor, pero hindi po kami nag-abot. Yes po. Yung... Mr. Chair, okay. Establish lang natin. Paano ka nga na-involve sa business na ganyan dito sa loob? How were you connected? Paano ka nakapasok dito? Inimbitahan ka ba? Nag-volunteer ka? Pumunta dito? O sino nagpapasok siya dito? Nag-volunteer po ako, sir, since may kakilala po ako ng mga PDL and sa sarili ko rin po, alam ko po, dahil before, pag pinapadalan po ako, talagang malaki po yung nababawas. So, sino from nilapitan the end mo? Ng empleyado. Sino nilapitan mo pag... Una po akong pumunta, Your Honor, sa BBC. B? BBC po. Saan Bucor Business okay. Center po.
So doon ka nag-start? Yes po, nagpunta po ako doon, nag-submit po ako doon, Your Honor, ng letter of intent. Lima po kami noon, Your Honor, sa akin po yung pinakamababa. Ah, nagkaroon ng invitation to bid? Yes po, Your Honor. Ah, okay, so legal. That's all. Yes, Your Honor. Legal, legal. Okay. Sa akin po yung pinakamababa. Pero Mr. Chair, ha? Klaro ko lang. Laya ka na, ha? Yes, Your Honor. Okay, 2018 po lumaya po ako, Your Honor. Thank you, thank you. So yung contract mo, good for ilang years? Hindi po ako nabigyan po ng contract, Your Honor, since binase po sa like LBC lang po siya for courier for the PDL, which is normal naman po na pinapadalan po sila talaga, kami po na mga na naging PDL. So wala kang kontrata sa Bucor na 3 years? Nagsimula ito ng lockdown, nung pandemic? No po, Your Honor. 2023 lang po ako nag-start, Your Honor. Lang. Yes po, Your Honor. Pagpupunin na Ms. Bautista? Yes po, Your Honor. So, pero hindi mo kilala si Ms. Bautista before? Hindi po. Kakilala ko lang po siya dito, Your Honor. Siyempre po dito po siya nag-work. Kakilala ko po yung mga employees. So, ikaw lang yung nag-iisa, bukod tangi, na nag-handle ng GCash? Yes, Your Honor. Eh, sino yung sinasabing Mr. Edgardo Cadiz? Your Honor, sa kanya ko po ini, sa kanya, siya po ang in charge, Your Honor, sa kanya ko po ini re-remit po yung mga padala po sa akin, at doon po kumukuha yung PDL sa Kaagapay Center po sa loob. So yung Mr. Cadiz, madadagdagan na naman ang imbitahan natin dito, Senator Bato, Senator Robin, si Mr. Edgardo Cadiz ay empleyado ng Bucor? PDL po, Your Honor. PDL. So is that allowed, General Katapang, to have a PDL handle the GCash transactions of I'm afraid that is not allowed, Mr. Chair. Bakit sinabi mo siya humawak ng kasya? Parang sa hierarchy, mas mataas sa'yo si Mr. Cadiz. Clarify ko lang po, Your Honor. Ako po ang humahawak ng GCash, Your Honor. All the records are with me po. Siya pag pumunta po ako dito, pinapatawag ko po siya para bigay ko po yung records ko. Since siya po ang pupunta po doon yung mga PDL na may padala para po i-claim yung pera nila. Ayun. Dahil iniiwasan po na, iniiwasan po na sa empleyado po mag-hand ng pera. Huh? Iniiwasan sa empleyado, so kahit sa PDL pwede rin. Magkano yung, usually magkano? 300,000? So napapagkatiwalaan mo to si Mr. Cadiz? Yes, Your Honor. Nare-receive naman po ng mga PDL yung pera nila. Tumatawag po yung mga family nila sa akin, nagko-confirm po. Ito ngayon, yung ginagamit pang bili-bili ng pagkain. Tama ba, mga commander? Napapadalan ka rin? Yes, Honor. Kinukuha mo ang pera kay Mr. Cadiz? Opo. Yes, Your Honor. Anong pangkat si Mr. Cadiz? BCG po. So kahit hindi mo kapangkat, pinagtitiwalaan nyo? So 2,000 lang po yung allowed, Your Honor. 2,000. Yes, Your Honor. Pero meron po dito sa record ko po, meron po nagpapadala ng sobra sa 2,000. So, limited po ang pag-release ng pera, Your Honor. So, tatanungin ko naman si Senator De La Rosa. May pera pala lahat yung iba dito? Meron talaga. Allowed po yun sa manual natin? Yes, Mr. Chair. They are allowed 2,000 pesos per week. Per week. Yes, so, 8,000 per month. Yes, Your Honor. Pero kasasabi mo lang kanina, meron tumaas. Yes, Your Honor. Ang pinakamataas po dito sa akin is hanggang 20,000 lang po. Isang tao lang yun? Yes po. Ito po yung sa mga malalayo. Minsan po meron pa po sa Western Union. Kinukuha ko po talaga. Isahan na lang para makatipid sa ano? Yes po. 3% po, Your Honor. Pero hindi po ako nagbabawas sa 500 and below, hindi po ako nagbabawas. Minsan po may nagpapadala ng 100, 200. Dinadagdagan ko na lang po kasi... Mababay talaga ang Tiga Cavite. Ano pong mabibili nila sa 100 at 200, Your Honor? Mr. Chair. Go ahead. Sa isang buwan, magkano ang napupunta sa Bucor Management as income coming from the business transactions that you have been conducting inside this... facility? Magkano? Wala po, Your Honor. Sa akin lang po lahat yung 3%, Your Honor. Diretso sa'yo. Walang yes pakinabang po. Yung Bucor doon. Wala dun. Po, Your Honor. Sa negosyo na yun. Wala po, Your Honor. Eh, bakit ka pa nagdumaan sa business branch ng Bucor kung wala pala silang kita?
Your Honor, kaya po hindi po nila ako binigyan ng contract since it's like LBC lang po, courier po for money po. So walang income ang Bucor, ha? Wala po, Your Honor. From your business? Yes, Your Honor. So magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Yung napunta sa'yo, gaano kalaki? Minsan po, Your Honor, 80,000. Sabi mo, 300,000 maximum. Yes, what po, is 3%? Your Honor, 90. What, 3% ang kinakantas mo? Apo. So what is 3% of 300,000? 9,000 po. 9,000? Yes, sa isang buwan? Yes, sa isang araw po, Your Honor. Ah, isang araw pala? So, 9,000 times 30? 270,000, Your Honor. Yun ang income mo sa isang buwan? Hindi po, Your Honor, kasi po paiba-iba naman po, hindi po stable na ganun pong kalaki. So, yung income mo na yan na 280,000 naman, wala kang sinisiran dito sa Bucor? Wala po, Your Honor. Oh. Yes, Your Honor. Kailan ka lumaya? March 2018 po. 2018? March? Apo. So wala ka na doon nung bumisita ko doon sa... Naabutan ko pa po. Ha? Nandoon ka nung bumisita ako? Nandoon ka? Apo, Your Honor. Kasi ayaw ko nung bumisita ulit doon eh. Isang bisis na ako bumisita. Dahil nung bumisita ko doon, lumabas yung mga PDL doon, lumabas, sumisigaw. General Bato, akyat ka dito. Tingnan natin yung tibay na katawan mo. Isang oras lang, sir. Paakyat ka dito. Tingnan natin. Kaya hindi na ako bumalik doon. Natakot ako. The committee secretary is directed to delete the remarks of... Nothing malicious about nothing that, malicious. Your Honor. It's only... Isang oras lang ba na magkita-kita kami doon sa loob? Tingnan natin yung tibay mo. Parang ganun lang ang sinasabi lang. Wala. Nothing offensive about that. Thank you, Mr. Chair. Since January, profitable yung business. Wala ka nababalitaan ng mga kontrabando na pumapasok gamit yung perang. Of course, hindi mo na cargo yon na pag may dumating na pera para sa mga PDLs na gamit sa ibang illicit na bagay na hindi dapat. Wala ka nababalitaan ganun? Nakikita ko po, Your Honor, pero I don't think so po na malilink po dito sa GCA since purely galing po sila sa family. Minsan nga po tulog pa ako, tumatawag na yung pamilya. Tsaka pinaghirapan niya ng mga pamilya. Yes po, Your Honor. So kung saan man bilhin, eh, hindi mo na, wala ka nang pakialam doon. Yes, Your Honor. Salamat, Ms. Molly Abihar. Thank you po, Your Honor. Gusto ko lang ipakita itong isang picture pa bago tayo mag-suspend. With the indulgence of my colleagues, can you show the picture? Yan, ito po ay pagpasok ata sa gate 4. At ang nakikita rito ay hindi naman to kontrabando, mga beer. Kung ano man beer ata, nakabukas na yung isa, oh. Yun. Anong brand ito? San Miguel ba yan? Parang ibang ano yung nakasulat sa baba? San Miguel. Commander, ganyan ba iniinom nyo? Nakatikim na kayo ng ganyan? Kahit birthday? Pasko? Bagong taon? 20 taon ko na hindi nakatikim ng beer? Nakaraang administrasyon po. Mayroon po. Nakatikim ka ng beer? Opo. Lasing ka? Hindi, konti lang po. Konti lang. Ito ho, yan, nakikita nyo, nagkakarga Mr. ng beer. Mr. Chair, laruin natin. Oh. Kanino administrasyon? Huwag sabihin nakaraan. Kasi nakaraan ako dito eh. Hindi po sa iyo, sir. Yung kaninong business yun? Pinalitan po ni Sir Katapang po. Si Bantag? Opo. So, panahon ni Bantag, may mga beer dito? Opo. Sigurado ka? Ms. Abihar, salamat. Opo, sir. Okay, thank you. So, contrary to doon sa sinabi kanina ni Ginang Bautista na wala nang ganito, ang dami pa. Kilala niyo po yung bland na buhok na yun? Hindi po, Your Honor. Meron akong frontal picture niya. Pwede natin pakita yung mukha? Yun. Kilala. Hindi na to blunt. Kilala niyo ito? Hindi ko po siya kilala, Your Honor. Hindi empleyado, hindi PDL. Hindi ko po siya kilala. Eh, hindi naman siguro siya nagbuhat nito. Next picture. Ito. Itong blunt na puro blunt, ah. Ayun. Nagbababa, kariton. Kariton to ng Bucor. Ayan, teka muna, balik natin yung may blunt, ayun. Diniliver, daylight yan, ayun.
Next picture. Malayo lang tong kuha. Natakot yung photographer siguro. Next picture. Ayan, dito yun, di ba? Ito, blunt na blunt ito. Kilala niyo, ma'am? Para pong tao ni Prelab po yan, sir. Tao ni Prelab. Opo, pero ang hindi ko po siya kilala. Ang pangalan daw niya ay Bea. Bea. Si Prelab, kilala mo? Sir, kasi po may kontrata nga po yun. Ayan, sa correctional, sir. Yan si Bea, ang dineliver beer. Next. Yeah, just to set the record straight, Your Honor, yes. May I ask if itong babae na ito involved sa delivery ng beer sa loob ng... Apo. Ha? Apo, pinakita natin kanina. Ay, mo yung mga beer na yun? Oo, oh, yung pinakita natin litrato kanina. So, balik natin kay Ms. Bautista. Pinayagan ninyo na mag-deliver ng beer dito? Hindi po, yung sir. Pilot? Yan po yung nireport po sa akin ng IS na may dinidi... Hindi po siya beer, sir. Eh. Nakita ko po yung actual niyan. 0% alcohol. Ibalik nga natin yung picture din kung anong klaseng beer yun. Balik natin. Yan. Yan, anong beer yan? Pwede paki-zoom out. Ah, meron nga nakalagay parang ano ba yung free. Ano yan? Pwede ma-zoom out yan? Yeah. San Mig Freeze. Meron, ha? Ano yan siya? Ah, baka walang sugar, walang calorie. Pero, so zero. Beer. Zero point zero? Free? So, hindi nakakalasing, Ms. Bautista? Sir, kasi po, hindi ko nga po alam yan. Hindi po nakapasok yan, sir. Kaya nga po yung K-9 po natin, nakita nyo, nireport po nila, hindi po namin pinapasok. Although, nagsubmit po yung pre-lab noon na 0% galing po sa company ng San Miguel. Para po yata siyang Cali. Hindi ko po alam kasi yung ano eh. Okay lang. Pero hindi po nakapasok yan, sir, sa ano, sa compound. Hindi if, po, sir. If it's not liquor, it's not something na nakaka-alter sa normal na pag-iisip ng tao, I think there's nothing, wala problema dyan kung talagang totoo yan na wala, hindi nakakalasing yan. Your Honor, meron po tayong papel niyan, sir, sinambit po nila. Pwede pumasok hindi yan. Ko po pinapasok, sir, kasi ako rin po hindi ko po siya alam eh, kaya hindi ko po pero siya pinapasok. You acknowledge na ito sa compound dito ng Bilibid. Na yan. Po yan, sir, ng gate 4, I think. Ayan, sa labas. Oh. Apo, sir, your chairman. Next picture. Ito, hindi mo kilala rito, no? Hindi ito pre-lab. Baka kaya pre-lab. Oh, next picture. Ito yung Bea. Next picture. Malayo ang kuha. Next picture. Si Bea na naman. Masaya siya. Next picture. Ito. Ah, ano yun? Maglilit yung baka? Delivery po yun ng Mr. Chair. Yan po yung delivery ng mga PDLs natin nung Christmas kung hindi po ako nagkakamali po, sir. Live po talaga sila, sir. Kasi pag po karkas, sir, nasisira po yung mga... Nabubulok po. Hindi na po siya fit for human consumption. Yung mga Christmas party nun? Po, yung Christmas party po yan. In order po mga PDLs po natin yan, Mr. Chair. Yan nga, Mr. Chair, no? Tingnan mo, live siya. Pumapasok. Again, I'm not pointing accusing finger here, but live siya pumapasok. Ibig sabihin, pagpasok doon sa loob, para makain yan, kakatayin yan. So, anong gamit pang katay? Kundi itak at maso, kutsilyo. So, mahirap talagang makontrol yung kutsilyo doon sa loob. Di ba, sir? Kasi doon niluluto eh. So, sana makagawa tayo ng paraan na pagpasok dyan sa pagkain, yung hindi na kinakailangan ng intervention ng mga kutsilyo. Pagpasok dyan, naka-slice na, para luto na lang sila diritso, dapat ganun dapat ang mangyayari. Pero, again, ako, during my time, hirap talaga akong i-controlin yan. Hindi ko nako-control yan. Kasi kung ilipat ko naman yung miss hole sa labas, it will take another gastos na naman. Magpatayo ka ng miss hole sa labas na hindi dyan sa loob. So, ang atin na lang talaga dyan,
yung correction officer na naka-assign sa Miss Hall, siguruhin talaga niya na accounted palagi yung mga kutsilyo at hindi makalapit at hindi dapat hahawak ng kutsilyo. Otherwise, patayan na naman niya kung may kutsilyo doon makapunta doon sa mga brigada. So, that's one problem. Sir, are you, do you acknowledge that problem, existing problem? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Kasi ako, matagal ko na in-acknowledge yan. So, hanapan natin ang paraan yan, sir. Yes, Mr. Chair, Your Honor. Sana ang Miss Hall natin na sa labas, gawa tayo separate building, tapos yung luto na napagkain, i-deliver doon sa loob para kain na lang sila. Wala nang preparation na pagkain sa loob, di ba? At ang, kasi sabi natin, ang involved sa pag-prepare, yung mga tao rin sa loob ng maximum. Ang gagawin na lang natin, doon sa pinaka, nasa minimum, na kung kumbaga, kung ano, yung mga light offenses lang, sila pwede palutuin natin sa labas. So mag-propose kanya, sir, at I will support that move para yes, mawala na yung problema sa loob. Yes, Mr. Chair, Your Honor. I will propose that Miss Hall, a revision outside of the operational manual to include that they are not supposed to bring inside live cattle. Hindi, sir. Yung gusto kong manggaling sa'yo, yung proposal to put up, mag-build tayo ng separate building for Miss Hall na hindi dyan sa loob. Para i-deliver sa loob, pagkain na, natapos, kain na lang sila, hindi na magluto, para walang kutsilyo sa loob. Yes, Mr. Chair, Your Honor, we will do that. Sige sir, Pakiko, the chairman of this committee is, he will be pushing for that at siguro natin mapunduhan yan this year para mabawasan yung problema niyo. Mr. Chairman, Senator Rubin, okay lang yan na papunduhan natin yan, yung mishul nila sa labas ng maximum. Thank you, salamat. Thank you, Senator De La Rosa. In the interest of time, we will have another hearing to be conducted with the premises of the Senate. Maraming nagtetext sa akin mga senador, hindi nakapunta. Gusto nila sa Senado na. So we'll have another hearing probably before the budget hearing. But I'd like to thank the resource persons present here. Jan Katapang and the rest, Secretary Boyeng Rimulya, the Uniform Services Personnel. Magkakaroon pa tayo ng hearing sa Senado, baka next week. But we take note of the problems folder that you gave us. This will be part of the committee report. But we still have a lot of questions. Sa susunod na hearing, dapat alam na natin yung UP Forensics Report. Ang pangako doon, 3 days, medyo 6 na araw na ngayon. Dapat sa susunod na hearing, alam na rin natin yung whereabouts ni Michael. Matagal-tagal na yon, July 15 pa. Dapat sa susunod na hearing, dahil may nakita na tayong mga problema dito, meron ng proposed solutions si General Katapang. Dapat sa susunod na hearing, kung meron kayong pinupropose na amendment doon sa ating Bucor Law of 2013, ipaabot nyo na rin sa amin. At dapat siguro sa susunod na hearing, nakakita na tayo ng pagbabago rito sa loob ng premises. After we suspend, as intimated by the chair a while ago, we will visit the PX, thereafter the mess hall, and then the septic tank. And Mr. then chair, we can go home. Yes, sir. Yes, sir. Santo De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. At sa next hearing, Mr. Chair, I would like to hear an update coming from DOJ or Bucor regarding the implementation of the newly crafted law natin. Yung, ano yun, Joe? Separate facilities for heinous crime convicts. Kakapasa lang namin yung batas na yun, sir. Please give us an update of its implementation. Thank you, Mr. Chair. Okay na po. Without objections on the part of my colleagues here, this committee hearing of the Senate Committee on Justice and Human Rights is hereby suspended. Thank you.